Pamilyar po tayo dito sa ating banal na ebanghelyo. At palagay ko po ilang beses na natin itong narinig. Lalitigit nung kayo po ay ikasal. Pero dahil po kayo ay maraming iniisip nung kayo ikinasal, ay maaring malayo ang hindi natin nagagap ang tunay na kahulugan ng mga pagbasang ito. Opo, ang mensahe pong ito ay tungkol sa kabanalan ng kasal na itinatag ng Panginoon isang para sa isang babae at isang lalaki, at ang kanilang pagsasama ay forever, magpasawalang hanggan. At narinig natin yung properties ng kasal, na ito ay one of the qualities of marriage is unity. Pinag-iisa ang mag-asawa, hindi na sila dalawa, kundi isa. Isang buhay, isang pangarap, at isa na lamang ang kanilang nananalaytay sa kanila, isang pag-ibig. Pangalawa ay indissolubility, na kailanman ay hindi mapapatid, kailanman ang pagsasama ng mag-asawa. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin. Pero ang nakakalungkot nga po, ito po ang nangyayari, na marami pa rin po ang mga hiwalayan blues na nagaganap, at hindi natin nakita ang masabi po nating properties ng kasal, na walang iba kundi ang pagkakaisa at ang hindi mapapatid na pagmamahalan ng mag-asawa na nagsisimbolismo ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Pero more than this lessons on marriage, ay makita po natin dito yung pamamaraan ng Diyos at pamamaraan ng tao ay magkaiba. Pamamaraan ng tao, yung madali, anything that is easy. Pero yung pamamaraan ng Diyos, nangangaulugan ng paghihirap. The proof of love, the element of sacrifice. Di bagat namatay ang Panginoon sa krus, at ang kanyang pinakamatinding pagpapahayag ng pag-ibig ay ang kamatayan niya sa krus. Kaya naman, ang kalooban ng Diyos ay laging naroroon. May kaakibat na sakripisyo, may kaakibat ng pagpapakasakit ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Pangalawa, ano po ba ang sumisira sa grasya ng Diyos? Whatever kills the grace of God is stubbornness. Katigasan ng puso. Hindi pagtanggap sa Panginoon ng lubusan. Refusal to accept the love of the Lord into our life. At ito po ang masasabi nating pumapatay sa biyaya ng Diyos. Matigas na puso at matigas na damdamin. Pangatlo, we are programmed to dream. Lahat po tayo nangangarap, at lagi ang tanong sa mga bata, anong gusto mong maging pagdating pag lumaki ka na? Pero dito po sa ating pagbasa ay narinig natin ang Panginoon na hindi lahat ay pinagkakalooban ng ganitong estado, dahil sabi ng mga disipulo, ay di wag na po sanang mag-asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Pero sumagot ang Panginoon, hindi lahat ay pinagkakalooban nito. Merong mga pinagkalooban, pero hindi sila nag-aasawa dahilan sa ikaunlad ng paghahari ng Diyos. Ito po ay kaming mga pare. Hindi lahat ay nagiging pare, hindi lahat ay pinipili na maging solo, celibato sa buong buhay nila. Kaya naman, we can dream, we can plan our things, but God has designed us from the very foundation of the world. He has designed us, our chromosomes, our genes, our talents, our capacity, all these are programmed by God. And our duty is for us to discover the beautiful plan of God and to use that God-given talents and resources so that we can do the will of God to the best of our ability. Ang ating misyon ay
matuklasan ang magandang disenyo ng Diyos. At pagkatapos nating matuklasan ang disenyo ng Diyos, gawin natin ang lahat para matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya naman sa ating mga pagbasa ay inanyayahan tayo na gamitin natin ang lahat ng mga talentong ipinagkaloob sa atin upang makamit natin ang kaligayahan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen.